Another day, another ulam. So, for today's video, may nahuli akong isda sa labas, char. So, ito lang yung nabingwit ko talaga sa may talipapa. So, ito ay aking favorite na isda. Na-favorite din ng aking lulo na yumaong na si Lulo Lamberto Senior. So, siguro nga sa kanya ako nagmana kasi nga napakahilig ko talaga sa isda nito kahit araw-arawin ko pa talaga to mapapaksiyo, sabaw, prito, talaga favorite ko basta isdang bato. Kasi kahit matinik siya, malaman naman at talagang malasa, iba talaga yung lasa pag isdang bato, lalo naman ito mga pulang isda. Yun, usually naman talaga pag isdang pula, di ba? Yan talaga mga isdang bato yan. So ayan, matrabaho lang talaga ayaw ni Mr. itong isda na to kasi sobrang matinik pag ninisan kahit nakainin. So ang technique mo talaga nito pag nagluto, huwag masyadong i-overcook. So ayan, tingnan nyo naman yung mommy love nyo dahil cravings ko yan, trabaho ko yan, talagang ganun kasi hilig ko talaga yung isda na yan, favorite na favorite ko talaga yan. So alam nyo na talaga kung ano ang hilig ni mommy love dab ng mga isda ngayon, yan po ang mga favorite isda ako. So, after kong tanggalan ng hasang at saka, ang tawag yan, hasang at saka himbis, ang sabi tawag na sa Tagalog, basta yun na yun. So, kaliskis daw, sabi ng anak ko. So, ayan, binanlawan ko ng mabuti. So, yan talaga kailangan natin linisin ng mabuti. So, ayan, dalawang luto pala ang gagawin ko dito. Prito. So, ayan po ang ipipritohin ko kasi nga, nakikrib nga din ako ng prito nito. So, yan, ilagyan ko na ng salt and pepper. So, ayan, salt at saka papel. And ay, oo, okay, nabilad din sa init. Nagpakulo na ako ng mantika sa ating kawali na tipid sa mantika. So, tingnan nyo naman, di ba? So, napakatipid ko talaga sa mantika pag nagpiprito. So, ayan, pinarito ko na po ang ating isdang bato. Isdang bato sa dagat. So, ayun na po. Habang ako'y nagbo-voice over, ang hirap talaga sawayin ng aking mga bata dito. Ano kayang gagawin natin dito? Ibinta sa moros? Ayun na nga, after 1 million minutes, binaliktad ng isdang pula. Ang bato na pula, ang isda na pula sa bato. So, ayan, tinatawanan po ako ng mga anak ko. Ako'y nagbo-voice over. So, tara, titimplahan na rin ang ating paksiw na isdang bato. So, ayan, krib ko din talaga to. Sobrang malasa talaga yung paksiw na ganitong isda. Favorite na favorite talaga ng inyong mommy love to. At hindi ako magsasawa nito kahit araw-arawin. Promise guys, sobrang sarap din. Kailangan sa pagtimpla nito, medyo alat-alatan mo konti para malasa. Ayan, lagyan natin ng salt, pepper, and bitchin. And then, lagay na natin ating mga sangkap or lamas sa bisaya. And syempre, ang ating pambatong suka, sukang tuba, galing sa aming barangay, Kapwalas, Baong Bukid, noong char lang. O diba, noong December pa yan, pero abot pa hanggang ngayon. So, ayan talaga yung panimpla ko pag ako'y nagpapaksiw or nagpapangat. So, tinatawag lang pangat pag talagang ang dami-daming kamatis ay ibabaw. So, ayan, sus, Diyos ko, amoy palang nakakatakam at nakakagutom, guys. Mga mami, subukan nyo na po yung paksiw na ganito with sukang tuba. Grabe. So, tara, luto na po. Plating na tayo. O, diba? Malaman kasi yung isda na yan, guys. Uy, kahit mabuto o matinik, mabuto. Ano na? Mabuto? Matinik pala kasi isda. Char lang. O, diba? Plating pa lang. Char lang. Ginamos. Oo, sabaw-sabaw. Then, kumakain din ng aking mga anak ng ganitong ulam. So, ayan na po, nakain na. At syempre, kainan time. Kain po tayo mga kalubak. Kain na po ang family Vinlove. So, ayan. Sana po may natutunan kayo sa video na to. And keep on sharing. Thank you for watching, guys. Salamat sa panonood. Ito nga ulit. Salamat sa papanood. Okay. Bye guys.